talagang napakalawak nitong lupain. Pero sadyang marami pa rin maihirap na walang lupa. Dapat silang mabigyan ng matitirhan. Ang anak ko lang ang nakakapigil sa akin na gawin yun. Sinusundan mo ba ako? Hindi ko alam na nandito ka pala. Siguro hinihintay mo na naman si Ceros at Ibanez na magmakaawa sa'yo, no? Marimar, ang gusto ko lang naman ay magising ka na sa katotohanan at itamang lahat ng mali. Ibang sadya ko dito. Sinungaling. Eh di huwag ka maniwala. Hindi ako pumunta dito para makipagkita kay Serio. Isang tawag ko lang sa kanya, magkakandara pa yun sa akin. Pero nahihiya kang tawagan siya, di ba? Problema ko na yon, Chuy. Pabayaan mo na siya, Marimar. Kung naging masama man siya sa'yo, sinasabi ko sa'yo, ako mismo ang makakalaban niya. Alam ko. Lagi ka namang nandyan para ipagtanggol ako, di ba? Sa kasamang palad, oh. Huwag ka mag-alala. Wala namang mangyayari. Mag-isa kong laban ito, Chuy, at kakayanin ko. Lubha lang talaga akong nasaktan sa ginawa niyang pagpapakasal kay Inosensya. Alam ko nagdusa ka ng gusto, Marimar. Palihim ka ngang umiiyak eh. Pwede ba? Kalimutan mo na ang lalaking yun. Tanggapin mo na lang ang nangyari. Huwag ka na magiganti pa. Hindi pwede. Ayoko. Naniniwala akong mahal pa rin niya ako. At hindi magbabago yun. Pero itinaboy ko siya. Senyor, bakit po? Maaari ka bang tumestigo sa pagsasabi ng totoo na si Nicandro ay isang masamang tao? Kailangan namin ng testigo. Wala pong problema. Titestigo po ako, senyor. Kailangan namin kayo para tulungan ang aking ama. Makakaasa kayo sa akin. Meron na tayong isang testigo, Papa. Si Perfecta. Salamat, Perfecta. Hindi nyo kailangan magpasalamat, senyor. Handa akong tumulong. May iba pa ba tayong makukuha, anak? Oo, Papa. Kakausapin ko si Antonieta. Naniniwala akong hindi siya tututol. Anong nangyari sa pera? Wala, Perico. Nagpunta ako doon, pero wala. Magpapadala uli ako ng sulat. Eh kung pumalpa ka na naman? Eh di mapipilitan akong ibulgar ang kriminal. Hindi sila makakaligtas sa gagawin kong kasinungalingan. Alam mo, mabuti pang tumahimik ka na lang. Ang asikasuhin mo yung pera natin. Bala kong sulatan ng kanyang anak na lalaki, si Sergio Santibanez. Pupunta na ako sa Rialengo. Sasama ako. Huwag na, hindi ka nababagay sa lugar na yon. Sige, pero huwag kang magtatagal. Paalam, mahal. Natatakot ako tuwing umaalis siya. Nakaabang si Marimar kay Sergio. Gagawin niyang lahat para lang makapaghiganti. Alam kong hindi na maaakit ng babaeng yun ang aking anak. May tiwala ako sa kanya. Pero ang dating inosenteng babaeng yun ay isa ng halimaw. Dahil sa paghihigante. Papasukin mo ko, Antonieta. Anong kailangan mo, Marimar? Gusto kong kausapin ng mga taga-Rialengo. Gusto ko sana silang alukin na magtrabaho sa aking lupain. Ano ba sa palagay mo? Hindi ko alam. Mukhang mahihirapan ka. Antonieta? Marahil nagpunta ka rito dahil alam mong dito rin siya pupunta. Huwag mo sabihin sa akin nagulat ka. Hindi ko naman alam na pupunta din dito si Sergio. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsasabi ako ng totoo. Kumusta, Sergio? Napasyal ka? Mangungumusta lang din ako, pero babalik na lang ako mamaya. Hindi mo naman kailangan umalis. Ako na lang ang aalis. Marami pa akong kakausapin upang alukin sila ng ibang bahagi ng aking lupa. Bahala na lang sila kung pagyayamanin nila yun o hindi. Seryoso ka ba sa gagawin mo? At bakit hindi? Meron ka pa bang ibang kilalang taga rito na may lihim na galit sa akin? Hindi ka maaaring humarap sa kanila na nag-iisa. Pwes hindi ako natatakot. Sasamahan kita. Lahat kayo'y gusto niyang paglaruan, paikutin! Walang kahihiyan, walang budhi ang babaeng yan! Makinig ka! Sasama siya sa akin. Hindi para makatulong. Ang totoo niya, kahit kasal na siya kay Inosensya, ay ako pa rin ang mahal ni Sergio. Ako pa rin ang tinitibok ng puso niya. Dahil ako lang naman ang tunay niyang mahal.